Don't forget to subscribe. Hello, good morning. Good morning, RJ. Good morning, Marvin. Admire. Good morning po, Secretary. Sir, pabalita naman po. Magandang umaga po, Secretary. Good morning po. Pabalita naman po, sir, ano na po ba yung nangyari doon sa Skyway Stage 3? Ang dami pong kinikilig doon. Oo nga. Nakakatuwa naman yung Skyway at nakakabawas talaga sa traffic. At actually, na-measure din namin yung effect ng Skyway Stage 3. Dati po, 16 kilometers per hour yung average speed sa EDSA. And nung nagbukas yung Skyway, naging 30 kilometers per hour na yung average speed. So, nakakatuwa naman. At ito naman yung pangako ni President Duterte nung umupo siya na i-decongest ang EDSA. And at least, siguro nung pinresent namin itong EDSA decongestion, syempre, naintindihan, hindi that naniniwala na kaya. Pero makikita natin ngayon, hindi pa tapos yung EDSA decongestion. Meron pa kaming i-deliver. Pero ngayon pa lang with the Skyway, makikita na natin na napakalaki ang improvement. Alright. Opo, kasi nga po, sir, ang pinakamalaking problema sa EDSA kasi walang ibang talagang daan from north to south. Kundi EDSA lang. Kaya po natuwa nga lahat nung nagka-Skyway Stage 3. At least yung mga galing sa south na wala naman business sa Central Maynila at pupunta lang naman ng norte, edo doon na lang. Bukod po ba sa Skyway Stage 3, ano pa po ba yung mga projects ninyo para i-decongest yung EDSA? Yung dalawa, bukod sa Skyway Stage 3, ang na-deliver na yung NLEX Harbor Link at yung Laguna Lake Highway. Ngayon, ang i-deliver pa namin yung bridges across Pasig River. So yon this year, yung dalawa i-deliver the first half of this year, baka as early as March or April, ma-deliver na yung Estrella Pantalyon. And then yung BGC Bridge, baka by May. May or two, i-deliver na po yung BGC Bridge. And then by the second half of the year, i-deliver na rin yung Binondo Intramuros. And then next year, i-deliver naman yung ng NLEX-SLEX connector. So isa pa yan na makakapawa sa traffic sa EDSA. All right. Sir, yun pong BGC Bridge, ibig sabihin po ba noon from BGC to the other side ng Pasig, hindi na mag-Guadalupe yung mga tao, no? Hindi na dadaan doon, no? Hindi na, kasi base sa study namin, yung iba kasi yung papunta sa Pasig or even yung sa kabila, yung papuntang Mandaluyong, adaan pa sila sa Guadalupe, etc. So yun ang nagiging bottleneck. Kung mapansin natin, yung Guadalupe talaga medyo sobrang congested. So pag natapos itong dalawang bridges, ang expectation namin ay 30,000 cars a day ang dadaan doon. So yun ang mababawas sa bottleneck ng EDSA. Opo nga, kasi natandaan ko po yun pag galing akong BGC, tas papasig, yung mag-U-turn pa ako para papanik nung yung Merisal Provincial Hospital doon. Grabe po ang congestion doon . Anyhow. So ito pong mga ang minention nyo po, yung Skyway 3, okay na. Yung NLEX Harbor Link, okay na din. Yung Laguna Lake Highway, carry na din yun. Yung Estrella Pantalon at BGC, nasa malapit-lapit na yan, di ba? Tas NLEX-SLEX connector. Ito po, yung pong gusto ko lang pong linawin, kasi may isa pong issue doon sa Estrella Pantalon Bridge. Nasabi daw, puro daw Chinese workers, hindi daw nag-hire ng Pinoy. Ano po ba yung paliwanag po ng DPWH tungkol doon? Una, hindi talaga puro Chinese workers. A majority ay Filipino. Pero i-clear lang natin, itong project ay donation ng China. So wala tayong gastos doon. Tayo po nag-assist para makuha yung right-of-way, para ma-clear lahat ng mga requirements. Pero donated po ng China. So syempre, malaki yung pasasalamat natin sa China dahil hindi naman tayo gumastos para magawa itong bridge. And yung mga Chinese na naandun ay mga specialist dahil bago po yung technology na ginagamit sa Estrella Pantalyon. It's called, medyo technical yung traveling forms. So kailangan talaga na may konting specialization. And then of course, the contractor is the Chinese contractor. So may mga supervisor sila. Pero karamihan ng mga workers, Pinoy pa rin. In fact, majority are Filipino workers. Yung mga foreign workers ay para sa mga technical, yung mga bagay na wala pa tayo masyadong expertise. So kailangan din ng technology transfer. Siyempre, importante din yan. So, hindi naman masama yung presence nila doon. I mean,
kawawa din naman sila, tumutulong lang naman sila at hindi naman totoo na puro Chinese workers. Karamihan po Pinoy talaga, pero syempre kailangan din ng konting expertise sa bagong technology. All right. So, Mark, pasensya na po, medyo ignorante ako ha. Iba pa ba yung Skyway Stage 3 sa NLEX SLEX connector? Magkaiba pa 'yan? Magkaiba. Yung yung NLEX SLEX connector co-connect sa bandang Makati ng Skyway, and then magkakaroon ng exit ramp ang Skyway papunta sa connector. At yung connector naman, ang connection niya nasa harbor link. So basically, dadaan siya sa ibabaw ng relays, and then kukonect siya sa harbor link. Magkakaroon din ng exit sa Espanya. And ang kagandahan po ng connector is i-service niya yung mga trucks. Sa ngayon kasi yung heavy trucks hindi naman pwedeng maan sa Skyway. So lahat ng trucks na galing sa port, pwede nang dumiretso sa NLEX at pwede rin dumiretso sa SLEX. So basically, mawawala yung traffic na galing sa trucks at masaservice din ang Manila area using the connector. Ah, ginalingan masyado. Okay, ganito sir, yun pong Skyway Stage 3. Alam po naman natin nag-umpisa yan, yung konsepto ng Skyway Stage 3, yung initial plans. Nag-start po ng panahon nila Pinoy. Kaya lang po, hindi po masyadong umusa, di ba? Tapos natuloy na lang na Duterte administration, yung successor. Ano po ba yung mga biggest, nung minana po ninyo yung Skyway Stage 3 na project? Ano po, nasa anong stage na po ba yun nung panahon na yun? At ano po yung mga challenges nung panahon na yun? Kaya po hindi naging significant po yung pag-usad nung umpisa? Mahabang kwento yung Skyway, pero tama ka, actually yung plano itself, yung plano ng Skyway, matagal na yun. So nagkaroon ng groundbreaking sila, awarding nung 2014. And kami sa DPWH, pumasok lang kami nung 2017 dahil humingi din ng tulong ang San Miguel dahil hindi talaga umuusad yung project. Nung pumasok kami, I think mga 8%, more or less around 8% ang right of way ang nakuha. And in terms of civil works, I think if I'm not mistaken, around 11% ang natapos sa physical. And makikita nyo naman dahil nung naalala nyo pa nung pumasok si President, hanggang Buendia lang yung Skyway. So maraming problema dahil hindi pa malinaw yung alignment, hindi pa nila alam kung saan dadaan, and then kung saan babagsak. Kasi hindi wala yung under ng original plano, babagsak siya sa EDSA na mismo, sa intersection ng EDSA. So pag nangyari yan, magkaka-traffic talaga. Lalo magkaka-traffic sa EDSA. So binago namin yung plano, gumawa kami ng bagong alignment, and doon tumakbo yung project. Kasi yung lumang alignment, dumaan sa yung mga sa mga maraming motels at mahirap, maraming buildings, maraming hotels, so maraming buildings. So medyo nilipat sa Pasig, sa San Juan River alignment, at doon nagkaroon ng mabilis na implementation. But along the way, nung pumasok kami, there was siguro mga 40 NGCP poles and more than 1,000 Meralco poles that had yet to be moved. So halos wala pang nalipat. There was about 47. Siguro mga 4 lang ang nalipat out of the 47. So konting-konti pa lang. And at that rate, siguro kung ganun yung takbo ng project, baka umabot pa ng 2030 yung delivery. Kaya pumasok ng DPWH. We did a memorandum with San Miguel in 2017 that we would take over all of the right-of-way concerns. And dun talaga tinutukan namin, and every buwan-buwan may meeting talaga kami, at least one or two meetings every month para ma-resolve lahat ng issues. Kasi maraming issues eh. Kung saan may mga conflicts sa ibang alignment, sa mga tren, kailangan makipag-usap sa ibang ahensya. Talagang ang laking trabaho, but nevertheless, worth it. Opo, kasi po sa totoo lang sir, siyempre, curious lang ako dun sa proseso, pero sa karamihan ng taong bayan, ang gusto lang nila, meron bang Skyway o wala? Ganun lang naman yun eh. At natutuwa po ang lahat na may nadadaanan na sila. Meron pong mga tanong para sa inyo si Admar. Admar? Secretary, magandang umaga po. Nabanggit po ni President Duterte na talagang yung issue nga sa road right of way, yung isa sa mga sinusolusyonan niya.
And gaya nga ng parang naging nagbanta siya sa mga korte, di ba, na parang dapat hindi kayo maglabas ng mga TRO dyan, dapat matuloy yan. Pwede nyo po bang maihambing yung sa kasalukuyan kung ano po yung naging epekto ng political will na yon ni Pangulong Duterte? Compare natin sa mga nakalipas po nung wala pang ganun din na mga pahayag si Pangulong Duterte. Mas bumilis ba ngayon or mas maganda yung naging resulta po? Para sa akin, ang napansin ko sa implementation ng project, napakalaking bagay pag malakas ang political will ng leader. Dahil alam ng mga tao na gagalaw talaga yung project. Kung dati kasi parang hindi pa siya, pag nakikita nila yung project, parang marami pa rin hindi naniniwala na mangyayari talaga. Kaya pati yung, siguro pati yung ibang yung mga may right of way or yung mga landowners na may conflict or may property na part ng alignment, siguro sila hindi, siguro mas mahirap kausap pag alam nila na hindi desidido ang gobyerno. Pero once na makita nila na desidido ang gobyerno at alam naman nila na malakas ang political will, and I think the delivery of the projects, that's really your best evidence of political will. Kasi kung hindi naman committed ang government, hindi ma-deliver yung project. I've seen it. May mga projects na walang beses na na-inaugurate. May mga project na mga ilang dekada na at hindi pa matapos-tapos dahil siguro may right of way. Pero yung right of way naman, kaya naman ayusin basta desidido ang gobyerno. Walang makakapigil sa government kasi meron namang eminent domain ang government. Walang makakapigil. So kung desidido ang gobyerno, matatapos talaga ang project. Ano pa yung mga ano sir, ang mga upcoming natin na mga projects talaga maliban dito sa Skyway na talagang napakalaki po? Marami actually nationwide. Kung mapansin nyo sa Metro Manila, karamihan ng mga projects ay PPP dahil ito ay feasible, yung mga PPP po ay feasible sa Metro Manila at may market. So yung pera ng government, ginagamit din namin sa labas para sa development of other areas. Dahil syempre, ayaw din natin na ma-centralize yung spending dito sa NCR. In fact, mababa lang ang spending sa NCR. Ang mas malaki yung spending sa probinsya talaga, yung mga big ticket projects natin. Malapit na po i-deliver yung muna, yung sa other part, yung mga SILEX. Malaking project yan. Central Luzon Expressway, connecting Tarlac to Gabanatuan. This year, i-deliver na yan. Yung mga bridges across Pasig River, sa outside of the provinces, yung mga bypass roads natin, malapit na po yung San Fernando Bypass, ongoing na po yung Bacolod Economic Highway, yung Cebu, Metro Cebu Expressway. Even in Mindanao, marami po tayong mga flagship projects doon, yung rehabilitation ng Marawi. So, there's so marami. Ito talaga yung, nung nagsimula kami, ang expectation talaga para sa mga big ticket projects ay by 2021, doon karamihan po ng mga big tickets yun ang delivery. Kasi usually, pag malaking proyekto, mga 2 to 3 years ang construction time. So, masasabi ko talaga na this year, ang dami namin i-deliver na project. Mm-hmm. So, kumbaga kahit na sa gitna ng pandemya, on track pa rin tayo sa target natin, sir, na matapos itong mga projects po ninyo na nabanggit. Opo, yun ang I think that's a strong trait of the Duterte administration is that we don't make excuses. Alam naman natin may pandemya. Pwede namang for yung pandemya para sabihin ay hindi na matatapos yung mga project. Ay okay na, baka hindi ma-meet yung mga target. Pero kami sa Duterte administration, walang ganyan. Talagang gagawa na lang kami ng paraan. Trabaho naman namin yan and we welcome the challenge. Kaya gumawa kami ng bagong protocol sa mga work sites para magkaroon ng new normal. Kasi hindi naman pwedeng hintayin yung kung kailan matatapos itong pandemya. Hindi natin alam eh kung kailan talaga matatapos. Eh hindi naman pwedeng stop yung mga infrastructure projects. So, okay naman yung implementation. Yung mga protocols ay nakakatulong na malaking bagay para sa implementation ng projects. And asahan po ng ating mga kababayan na hindi kami hihinto dito sa Bibidol. In fact,
bibilisan pa natin yung build program. Sir, huli na lang po. Dito po sa malapit lang dito sa aming station, itong Estrella Pantalyon, marami rin nagtatanong kasi medyo matagal-tagal na rin itong last year pa ito, 'di ba? And gusto na rin sila kasi traffic na rin dito sa bandang EDSA. Kailan po matatapos yung rehabilitation po na yan, sir? Malapit na, 70% na yung Estrella Pantalyon. Pag natapos yung bridge, kung maalala niyo po, yung dati, two lanes. Tama. And siguro may walking path na makipid. Ngayon, ang mangyayari, four lanes, may malawak na at magkakaroon pa ng design sa approaches para may paroon ng konting promenade sa baba. Kaya maganda talaga yung design. It's already 70% complete and our expectation is by the end of the first quarter of this year, madi-deliver na yung Estrella Pantalyon. Okay, TP? Nakakatuwa naman. Sir, nakakatuwa lang po kasi yung pinaliwanag nyo kanina na yung mga public-private partnership sa mga population center. Kasi nga, di ba, ang kailangan ng mga private partners, ma-recoup nila yung expenses, di ba? Tapos, yung mga medyo kapwa ko, mahal ko, damayan levels po ng mga project na hindi naman talaga mag-generate ng maraming pera, gobyerno na lang ang magpopondo at yun na yung mga nasa probinsya, yung mga hindi ganun mga sparsely populated. So magandang konsepto nga yun. Na-amaze lang ako kaya medyo dumbfounded ako ngayon. But anyhow, so far po, yun pong mga, ano po ba yung mga kasi po malapit na po, medyo nasa ano na po tayo sir eh, takip silim ng Duterte administration eh. So ano po ba yung mga pinakamalalaki po ng mga projects na natapos na ng DPWH na under the Duterte administration? Natapos na. Well, marami. Actually, in terms of flagship projects, I don't think there's ever been this many na deliver. We're talking more than a thousand bridges in terms of road network na natapos. And in terms of the impact, kakagaling ko lang sa Pangasinan, tinapos namin yung Urdaneta Bypass. In that region, there marami mga big ticket, yung Plaridel Bypass. Natapos na rin itong, aside from yung binanggit natin, I think I can say yung, as a master plan, yung Luzon Spine Expressway Network. Yun talagang napakagandang master plan. Dahil objective ng master plan is makonecting north sa south in 9 hours. So, sabi yung Pambicol to Ilocos, ang target 9 hours. At already ongoing na yung TR4, yung Skyway kasama rin sa Luzon Spine Expressway Network, yung i-deliver yung Silex, that's a 40 kilometer highway that we finished and started. Yung Calax, we also, civil works was started during the Duterte administration, and we'll be finishing other, yung Tagaytay Bypass sa probinsya, yung binanggit ko kanina, yung Bacolod Economic Highway. Ang kagandahan po ng karami ng projects, they're big ticket, master plan projects. So, kaya mararamdaman talaga natin, hindi ito yung mga patingi-tingi lang, mga maliliit, na hindi naman masyadong impactful. Ito talagang tinrabaho ng Duterte administration, puro malalaki. Halos na naglagay kami ng bypass sa lahat ng municipalities. Kaya pag natapos po ito, meron na tayong expressway, and then meron tayong Dang Maharlika na mas mabilis din dahil halos lahat ng municipalities may bypass road. So I can really say that after this administration, yung pangako ni President na magiging mas komportable ang buhay, I definitely mararamdaman ng ating mga kababayan. Ako po, naramdaman ko yun nung natapos yung bypass road, yung Plaridel Bypass Road. Kasi doon yung nandun yung hometown ko eh. Nung nangyari yun, opo, isang tumbling lang, nasa bahay na ako. So, talaga po mas komportable buhay ng tao ngayon doon. Natawa lang po ako kanina, sir, kasi sinabi ko sa inyo na ba natapos ng DPWH. Natawa ko rin sa mukha ninyo, nasasagot na kayo parang, hala, ang dami-daming natapos, ako ba ito uumpisahan? Tapos sabi ko, ganun yung mga problema na gusto ko, yung sobrang daming natapos. Hindi mo alam kung paano ililista. Pero, Secretary Mark,
pwede nyo po bang ano, bigyan nyo lang po ng mensahe yung mga kababayan natin on what to look forward to pagdating po sa DPWH. Kasi po, kahit pa paano sir, meron pa po more or less isa't kalahating taon na serbisyo po kayo at ang Duterte administration sa bayan via DPWH. What else can we expect? At saka po, at the end, pagbaba po ninyo sa June 2022, ano po ba ang maasa? Ano po ba ang ano po? Parang paano magbabago yung paano ano yung overall na pagbabago na mapapansin ng taong bayan? Una RJ, papasalamat ako sa iyo dahil nung bagong upo pa lang ako, ikaw yung isa sa mga unang nakausap ko, I remember. Ang bastos na tulog ko sa iyo doon. Parang ang bata ko pa noon eh, mga wala pa 38 years old, 38 years old lang ako noon eh. Eh ngayon parang feeling ko ano 16 na ako. Parang nagtanda ako ng 20 years since that time. But you know, it's nice to that we get to talk every once in a while. Yeah. Thank you RJ. But my message for the para sa ating mga kababayan is with this administration for the next year and a half, asahan niyo po na wala kaming kahit na may COVID, tuloy na tuloy po ang build. And itong year na to, itong year 2021, it will be magiging banner year po ito dahil sa dami ng projects na i-deliver. Promise, marami kaming i-deliver this year. Hindi ko nga kayang banggitin, baka maubusan tayo ng oras, pero my commitment, our commitment is that this year and especially even next year, lahat ng mga master plans ay madideliver na. And you know, the EDSA decongestion, simula pa lang yan. Marami pa kaming i-deliver sa buong bansa. And definitely the yung pangako po ni Pangulo na magkakaroon ng mas comfort ang ating mga kababayan will definitely become a reality. Mm-hmm. Secretary, meron na akong yes. Isang singit lang talaga kasi nag-viral din ito sa social media rin yung mga dumi sa ilalim ng mga bagong projects, minsan pa yung iba nagsusunog pa. Ano po yung ano natin dito, sir? Pwede ba natin itong yung tumitira doon sa ilalim ng mga tulay na mga bagong ano, nagdudumi doon sa mga projects po natin? Alam mo, bawal na bawal 'yan. Lalo na yung may sunog sa ano. Mm-hmm. May malaking safety issue yan. Kaya nakikipag-coordinate kami sa MMDA pati sa local government ngayon. Nakita ko yung mga pictures. Mm-hmm. Eh, pati ako medyo na-alarma ako na hindi talaga pwede yung ganung bagay dahil baka baka may effect sa structure pag masyadong malaki na yung sunog. Ng fire. Eh, kung maalala natin, di ba, yung Skyway ba yun? Skyway 3 ba yun? Yung nagkaroon ng sunog? Sa Harbor Link, meron susunog ng basura sa ilalim. Basura at hindi ko alam kung anong sinusunog nila. Pero nakita ko yan eh, sa yung picture. Definitely, tutukan namin yan. And, rest assured, with the new MMDA chairman, si Chairman Abalos, I'm very confident that we'll be able to enforce this. At nagpapasalamat din ako sa mga netizens na nagpo-post dahil nakita ko talaga itong problema at action na namin agad. Okay. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong umaga, sir. Thank you. Si Secretary Mark Villar po ng DPWH.